susunuran sa gusto nila. Hindi kami mapapayaran ang limadano'y nagulo. Mas laking ang pasabing to bibilugin, gagaguhin, gagamitin. Ano bang akala nyo? Tingin nyo kami kayang pilhin? Umaalat ang dami sa bayang sinilangan. Prinsipyo paninindig ay di kayang bayaran. Hinding-hindi kami mababayaran ang dumadaloy na dugo. Mas makinang pa sa akin to. Inaakit ang iyong mga mata, kapangyarihan sa labi. Hinihila ka sa lugar na tila di mo tansya. Tatalian gamit ang matatamis na salita. Aamuhin paglalaroan na parang bata. Hindi kami mapapayaran.
bibilugin, gagaguhin, gagamitin. Ano bang akala nyo? Tingin nyo kami kayang bilhin. Umaalat ang dadami sa bayang sinilangan. Prinsipyo, paninindigay, di kayang bayaran. Hinding-hindi kami mababayaran ang dumadaloy na dugo. Mas makinang pa sa akin to. Inaakit ang iyong mga mata. Kapangyarihan sa labi, hinihila ka sa lugar na tila di mo tansya. Tatalian gamit ang mata, tamis na salita, paamuhin, paglalaroan na parang bata. Bye.
bibilugin, gagaguhin, gagamitin. Ano bang akala nyo? Tingin nyo kami kayang bilhin. Umaalap ang nadami sa bayang sinilangan. Prinsipyo, paninindig ay di kayang bayaran. Hinding-hindi kami mababayaran ang dumadaloy na dugo. Mas makinang pa sa akin to. Inaakit ang iyong mga mata. Kapangyarihan sa labi, hinihila ka sa lugar na tila di mo tansya. Tatalian gamit ang mata, tamis na salita. Aamuhin paglalaroan na parang bata. Jesus.
bibilugin, bibilugin, gagaguhin, gagamitin. Ano bang akala nyo, tingin nyo kami kayang bilhin? Umaalap ang nadami, sabay ang sinilangan. Prinsipyo, paninindig, ay di kayang bayaran. Hinding-hindi kami mababayaran ang dumadaloy na dugo. Mas makinang pa sa akin to. Inaakit ang iyong mga mata, kapangyarihan sa labi. Hinihila ka sa lugar na tila di mo tansya. Tatalian gamit ang matatamis na salita. Aamuhin ang lalaroan na parang bata. Gobyernong ito.
Magandang araw sa bayan ng Pilipino. Magandang araw Pilipinas nating mahal. Makakasama po ninyo si Ka-Eric at pansamantala po ay wala po si Ma'am Lorraine dahil sa isang mahalagang meeting na kanyang dinadaluhan dito po sa outside sa Metro Manila. And makakasama natin as co-anchor and guest at the same time ang kaibigan ng mamamayan, tagapagtaguyod ng mabuting pamamahala at tagapagtanggol ng katotohanang dapat matamo ng mamamayan upang maayos ang ating bayan. Walang iba kundi former Executive Secretary ng Pangulo ng Bansa at ngayon ay bahagi po ng paglalakbay sa Crusade for Good Governance and Righteous Government. Makakasama natin at pabatiin natin sa Pilipinas nating mahal, Attorney Vic Rodriguez on the house. Magandang umaga ka Eric, magandang umaga kay Doc Lorraine at magandang umaga ho sa lahat ng sumusubaybay dito sa programang Pilipinas nating mahal. And thank you again for inviting me. Yes, you are always welcome, Attorney Vic Rodriguez. Nasasabik ang sambayan ng Pilipino na marinig po ang mga tamang pagtingin at mga advice na dapat na ibibigay po sa pamahalaan coming from people like you who is now a private individual. Mahalaga po yung pagbibigay ng kuro-kuro at mga pananaw dahil hindi natin gustong sirain ang pamahalaan. Ang gusto natin, kagaya mo when you were in government service, ay mapatino at mapaayos ang pamamalakad ng pamahalaan at gaano kahalaga yan sa buhay ng mamamayan versus mga personal issues ng mga nasa pamahalaan. Attorney Vic, bilang prime up sa ating talakayan, while inihanda natin ang isang video na kumakalat ngayon sa social media at pinatulan ito ng media na parang bagang ito ay bahagi ng napakahalagang balita ng buong bansa kung ikukumpara sa nakaambang na mga malalaking isyu na tinumbok mo nung ikaw ay nag-guest dito. How important, Attorney Vic Rodriguez, that the leaders of the government and those in public office must always focus on the issues that concern and matter most to the people? Well, babalik ko lang siguro ka Eric at mga kababayan, ang tatlo para sa akin, ang tatlong pangunahing issue na dapat tinututukan ng ating pamahalaan ay ang inflation, hindi ang constitution change. Okay, that's number one. Pangalawa, tutukan ng pamahalaan ang prevalence of drugs and drug addiction because the problem is not the constitution. And third, para sa akin muli, ang problemang dapat binibigyan ng panahon ng pamahalaan ay ang graft and corruption at hindi ang pagpalit o paglapastangan sa ating konstitusyon. Malinaw. Well said, Attorney Vic Rodriguez. And speaking of those very important, pressing, and more significant issues that should have taken the time of government officials, lalo na sa Pangulo ng Bansa, tingnan natin kung ano po itong video clip na parabagang ang pagpapatakbo ngayon ng pamahalaan ay hindi lang nakikialam ang First Lady dangerously into the direct affairs of the government, kung hindi pati na po sa mga isyong pangbayan gusto yatang tabunan na mga personal na kanyang hinanakit at mga saluobin kung kaya siya ay lumabas at lumantad sa isang direktang pag-atake sa Vice Presidente ng bansa. Tunghayan natin ito. Sara, I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Budget din sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Okay. Attorney Vic Rodriguez, headline ito ngayon sa maraming mga dyaryo at iba't ibang mga social media platforms. She crossed the line. Bad shot siya sa akin. Ito'y direktang pag-atake sa Vice Presidente coming from the wife of the President that we never saw before sa iba pang mga naging bahagi ng First Family. And not even coming from the current President na inaatake niya o kanyang binibigyan ng hidwaan ang relasyon niya sa pamamalakad ng gobyerno sa kanyang Vice Presidente. How do you like to react to this? Well, again, full disclosure ka Eric at mga kababayan, hindi ko napanood yung video niyan except now, yung ipinakita ho ninyo sa akin. And sure, it has grabbed the headlines. Yes. Pero tama ka, hindi ito news. Ito'y side issues lamang ito. Dapat ang pinag-uukulan ng pansin ng media, ng mainstream, at sa mga usapan ay yung tatlong pangunahing problema ang aking nabanggit sa panimula ng ating programa. Now, it has
covered yung mga print media, yung traditional media, which before I answer ka Eric, yeah, I would wait, like sir. To congratulate itong programang Pilipinas nating mahal dahil third week pa lamang ay nasa 35,000 subscribers Thank na tayo. Thank you, Atty. Vic. At malaking tulong yung pagsisiwalat nyo ng inyong saloobin dito sa programang ito. Dahil dito mo makikita, ang tao ay alam na rin nila yung manipulated news, yung manipulated media. That's why they're looking for yung mga istoryang pilit na tinatabunan. Tama. Now, nakakalito itong pahayag na ipinakita ninyo sa video sapagkat it has sent mixed signal na ang Pangulo ay sinasabi niya ay very strong at united pa rin sila ni Vice President Inday Sara. Kahapon niya lang pinahayag yun. Before itong video na to, may message si Pangulong Marcos Jr. Na yun nga ang sabi mo, they are still working closely and effectively as leaders of the government. And all of a sudden, lumabas ito. Ako nagulat. Yeah. I think whoever conceived that idea and whoever advised Attorney Lisa nagbigay ng maling payo. Dahil it is an open and public declaration, essentially, yeah, of hostility with the Vice President. Coming from the wife of a President. Yun ang delikado doon. Although she does not possess and her authority sa gobyerno, dahil hindi naman siya elected, but people will look at it traditionally as extended position ba ito? O ito ba talaga ang saloobin ng Pangulong Marcos Jr. towards the Vice President? Tama po bang kuha ko sa sinasabi ni Attorney Vic na it sends a signal of hostilities in the relationship of the President with the Vice President? Absolutely. How else can you explain that? Or how else will you explain that? And I have been hearing a lot of people talk about the time of then First Lady Ming Ramos. Yes. Na quietly, she's just minding her own little small world. Tama. And never dipping her hand in the affairs of the government. Agree ako dyan, Attorney Vic. I was witness to that. Batang-bata pa ako dyan. Kung kumpara sa ating, although magkasunod ang henerasyon natin, mga siguro lahat ng mga key plazas ng urban centers, yun ang inasikaso ni First Lady Ming Ramos during the time of President Ramos na mapaganda ang mga open space ng mga tao and mga feeding programs sa mga kindergarten schools. She was greatly involved to that. Tama ang observation mo. That is why, Ka Eric, this is very unfortunate that this video has come out. And yun nga, parang hindi tama yung nag-advise na gawin ito ng First Lady Lisa Marcos. Dahil kahit sa ang angulo mo tingnan, it's a public and open declaration of hostility against the Vice President who just happened to have been elected with a mandate of 32 million. Yes. More and votes than President Bongbong. Tama. And Attorney Vic, tama yung binabanggit ninyo. The First Lady should have thought before, bago siya lumanta doon sa isang interview that will create controversial position that will also endanger the position of her husband in public perception, sapagkat malinaw na walang public declaration of hostility si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte in spite of controversial na mga bagay na ang sabi niya complicated. Diba? Sabi niya Attorney Vic, but sabi niya, in totality, they're working together effectively as the primary leaders of the government, Attorney Vic. Tama yun, Kay Eric. And remember the last time that I was here, I think that was last Friday, na ang dapat pag-ukulan ng panahon ng lahat ay how we can diffuse and de-escalate the tension externally and internally. Correct. And this is not the way to diffuse or de-escalate tension. Mm-hmm. In fact, with, syempre, mahahati yan eh. Mm-hmm. May kanya-kanyang groupings yan. So instead of having the effect of trying to de-escalate or diffuse the tension, you have just escalated whatever tension, and hopefully, I pray not, na hindi naman na matanggal kung anong natitirang civility meron yung mga actors and players dito sa kaganapang ito. Maganda yung pinunto mo, Attorney Vic, no?
de-escalation of internal political tension, and then as well as the external. External din na mga threat, like ang seemingly nagpapabor si Pangulong Marcos doon papunta sa military approach of engaging China in the West Philippine Sea disputes or conflict. At ito bang binabanggit mo nito, parang hindi mo nagugustuhan dahil ikaw naging isang lingkod bayan din, naging executive secretary to President Marcos Jr., na kauna-unahang executive secretary niya, na natatabunan ng secondary non-significant issue of personal feelings of the First Lady, ang supposedly ay maririnig mo sana kung nagpa-interview man siya, pinag-usapan yung paano i-confront ang integrity issue in relation to the drug abuse allegations against her husband, anong gagawin niya at nila na mag-asawa, at papaano niya tutulungan ang kanyang asawa na maibangon ang mga iskandalusong issue na ito that will have some dent or tarnishing sa kanyang pamamalakad. Pero nakita natin, nag-vent out siya ng kanyang personal na galit sa Vice Presidente. And exactly na makita kong ibang video clips sa Attorney Vic, very hostile ang kanyang posture. And to the point na tawagin niyang Vice President na bad shot siya sa akin. And she crossed the line at ina-attribute niya yung rally na nandun tayo sa Davao, wherein the father of Vice President Sara Duterte, si former President Rodrigo Duterte, openly accused Marcos Jr. of drug abuse and drug-related scandals. Si Sara Duterte, binalikan niya dito. How important that the First Lady should have been mending offenses and bridging the gap rather than creating further hostilities so that it will benefit the nation and the people, kung nagpa-interview man siya. Alam mo ka, Eric, may mga, I think dito napapasok ho, mga kababayan, yung importansya at kahalagahan ng mga responsibilidad ng kabahagi sa media, kagaya mo, kagaya ni Doc Lorraine, at kami, yung mga naiimbitahan sa ganitong programa, upang mahimay natin yung higit na mas importante at mahalagang issue na dapat hinaharap ng ating pamahalaan. Hindi itong personal na bangayan o personal na away. Yes. And let's not deviate from the real issues at hand. Huwag po tayong malito at huwag tayong magpalinlang. Balik natin yung issue. Noong problema dito sa South China Sea, I agree with you. Military response is not an option. War is not an option. War is obscene. Malaswa ang gera. Correct. So we'll continue with sinasabi ito ni Pangulong Marcos all the time when we were campaigning and the initial days of his administration, that he will continue with this policy of engagement. Makikipag-usap sa China, makikipag-usap sa China, at pakikipag-usap sa China without yielding not even an inch of our territory. Pero hindi natin ititigil yung pakikipag-usap because war is not an option. Correct. Not only because we do not stand a chance to win against giant China, but simply because, mga kababayan, ay pinagbabawal pong mariin ng ating saligang batas, Article 2, Section 2. Declaration of State Policies. That the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. Claro. Kaya dapat yung mga nasa pamahalaan, kaya lagi kong panawagan, itigil ninyo yung mga belligerent rhetoric. Tigilan ninyo yung warmongering. Yun. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Tama. Dahil sinasabi nila na yung naging pahayag daw ni dating Speaker Bebot Alvarez ay seditious. Yes. Yung iba naman. Yes, puntahan natin yan, Attorney Vic. Maganda yan. Oo, imbestigahan daw si Pangulong Duterte dahil baka he committed treason. Ako'y natutuwa at I cannot wait for that day to happen. Naiimbitahin nila si Pangulong Duterte. Sa Senate so or that, sa Congress. So that Fiscal Rodrigo Roa Duterte will teach them a neat lesson in criminal law. Exactly, Attorney Vic. Maganda yung patutunguhan ng ating talakayan. At nanonood sa atin at sumusuporta sina Brother Dan Chan ng The Brothers Travelers, na mga support sa mga social media vloggers natin na nakikinig at sumusubaybay sa Pilipinas ating mahal. Good morning sa inyo. Yes, Attorney Vic. And ito, bago ang lahat, tama ka. Iwanan na muna natin itong bad shot line na yan, kasi mababad shot lang siya sa mamamayang Pilipino. At nagpapaimportante siya na hindi naman siya dapat, sabi mo nga, maging importante dito ang Pangulo ng Bansa at ang pamumuno niya sa pamahalaan at ang kanyang
mga kasama sa pamamahala at mga isyu na dapat tinutugunan ng pamahalaan led by the President, not the First Lady herself, hugging the limelight in this kind of a gimmick media interview. Speaking of gimmick, Attorney Vic, nagulantang ang taong bayan nang nagbalintong at nagtambling ang Philippine National Police at PDEA dito sa sinasabi nilang biggest drug haul na nakuha daw sa Alitagtag, Batangas. Subalit nagkaroon ng pagdududa ang mamamayan na ito scripted, staged, managed, at ito po ay ginamit para sa isang political props and PR gimmick. Tunghayan natin ito, Attorney Vic Rodriguez, and you can comment on this because ikaw mismo nagsasabi, the threat of drug abuse and the threat of drug criminal big-time syndicates na bumalik muli ay napaka-real kung hindi seryoso na ayusin ang pamahalaan ito sa kasalukuyang sitwasyon. Tunghayan natin ito. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang paghanap sa media sa Kampo Krame, nagpaniwanag ang DILG, PNP at PDEA kaugnay sa naging pagbabago ng halaga ng nasabat na shabu sa Batangas noong nakaraang Lunes. Nauna nang sinabi na nasa 2 toneladang shabu ang nasakote ng mga otoridad at kalaunay bumaba sa 1.4 tonelada o katumbas na lang ng 9.69 billion pesos mula sa nauna ring halos 14 na bilyong piso. Sa kanyang pagpapaliwanag, tinuldukan ni Interior Secretary Benhura Ambalos ang agam-agam ng publiko na nagkaroon ng anomalya sa kanilang pag-uulat bagkus naging transparent anya sila mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng inventaryo nito. Hanggang binaba, isa-isa, nandyan na po iyan. No? Naging transparent kami rito dahil ito'y napakarami, mahirap tansyahin dito. So, tinanong po namin, of course, kailangan i-assess mo yan kung kano kadami. Puro estimate lang po iyan. No? Siguro andito si ang ati pong PDEA, no, si Asek Gumban, na nagtanong po kami kung more or less experience yung mga kanlubaho katabi ito. No? Kaya mamaya makikita ninyo yung mga sinasabi nila dito, very clear. Nangyari ito alas 7, dumating ako rito mga alas 12. Hindi mo talaga masasabi eh. Sabi niya, hindi naman daw obligado ang mga ahensya gaya ng PNP at PDEA sa pagbibigay ng estimate, lalo na sa illegal na droga. Pero posible nilang pag-aralan sa susunod na pagkakataon na maging maingat na sila sa pagbibigay ng kaupulang impormasyon. Yun na lang ang kasing word na estimate. No? So siguro yung mga protocols dito, pag-uusapan na lang next time. No? Kasi nakita naman natin kung ilan talaga nahuli, kano kadami nahuli, na witness ng lahat ang nahuli. Nagkaroon ka lang ng problema nung may sinabi mga estimate. That's the only thing. Yun nga yung ano, nape-pressure na kami doon sa estimate. Hindi kami nagbibigay ng estimate unless pressed by the press. Kayo nang tatanong doon, sinabi naman ni Jen sa akin, sir, kailangan natin ng estimates doon. Eh, simple mathematics naman yung estimate. Eh. May ano ba doon sa sinabi kong formula kanina? May mga algebra ba yun? Wala, simple math lang yun na mag-estimate. Sir, usually we give an estimate about satellite bar. But just to give you yung sagot lang natin, ito lang po yung nakuha natin. Kaya nga tama po yung sinasabi ni SLG. We are so overwhelmed, so we need to ask an expert coming from the PDEA. Samantala, nalindigan ng pamahalaan na hindi staged o for the show lang ang pagkakasabat ng malaking bulto ng droga sa Batangas. Hindi biro po ito, ha? Ito'y dulot ng papapursige katapangan ng mga tao rito. Buhay po nila ang talagang tinayaan nila rito. Ha? Hindi malayong balikan sila rito. Bukod naman sa nag-iisang sospek at yate na nakita ng mga otoridad, may ilan pang bahay, mga naunang sasakyan at 4 pang lugar na kasama ngayon sa kanilang iimbestigahan na posibleng pinagdalhan ng mga droga. Right now, ang ginagawa po ng ating Regional 4A ng RD natin, may mga bahay po na we need to apply mga search warrants kasi baka ito po ang magbigay ng ebidensya pa kung sino-sino grupo. More than that, sir, I cannot answer you anymore kasi continuous po to and madidiril po yung kanilang effort na mahuli po to. Baka lalo pong ano, baka kung magsasalita po kami, it will end a closure to our effort po para lumaki po yung grupo na mahuli namin. Yun. Mga kababayan, kasama po natin na isang abogado
Hindi lang po siya naging executive secretary. So sa proseso po ng pag-implement ng mga operations kagaya nito, law enforcement, anti-drug operations, Attorney Vic napaso at nasunog dito ang Pangulo ng Bansa. Because obviously, prematurely, nagpatawag ng press conference. Obviously, ang purpose was not about the operational accomplishment, but the impact that it can create to the media para agawin yung initiative ng almost 80,000 crowd na nagtipon-tipon sa Tagum at yung iskandalong sumasambulat laban kay Bongbong Marcos Jr. for his incompetence in office na maraming allegations that the wife runs the government, etc., etc. At iba pa. Ngayon, dahil dito, lumalabas na hindi talaga pala nanggaling sa van lang. Eh ngayon, na-declare nila sa van galing. At tapos, driver lang, walang escort, hindi nila may palawanag, iba-ibang balot. Ngayon, may statement na si PNP chief at ang PDEA representative, parang ASEC lang, hindi si Lasso nagsalita, na don't give too much attention sa estimate. Pwede nagkamali sa estimate, pero the operations was real, they were real. But the integrity, the credibility of the entire operations became now a laughing stock because actually, hindi tumugma ang script. Hindi nga alam ng alitagtag chief of police anong sasabihin niya, pinatayo sa ng Pangulo ng Bansa at naging facilitator ng press conference. Si Pangulong Marcos naging katawa-tawa ang hitsura, hindi si Abalos ang humarap sa unang paglalantad na ito. And then nagbago ang mga amount, nagbago yung volume para tumugma lang doon sa size ng sasakyan na kanilang ginamit. At nakikita na hindi isa lang ang pagbabalot. But one thing is very clear, Attorney Vic. Abogado ito sa Attorney Vic. Hindi dumaan doon sa doctrine of plain view. Walang search warrant na in-apply, pinagkukuha yung mga laman ng van. Alam natin, Attorney Vic, na ito'y tinatawag na very clear apparent staging of fruit of the poisonous tree that will not be admitted in court because ang chain of custody of evidence, palpak. Attorney Vic, your comments. Yeah, Eric, itong nangyaring ito, kung ordinarily commendable, highly commendable, dahil ito nga yung ayaw nating lahat, yung droga. But nagbigay lalo ng mas higit na maraming katanungan. Tama. Ito ba ay produkto ng isang lehitimong anti-drug operation? Because ang daming lumalabas na salita at balita from the ground sa Batangas na ang nangyari, di umano ka Eric, ay lumabas lang ng highway yung sasakyan at gumamit ng Waze, napunta doon sa interior road at nataon lang na may checkpoint. It's a regular checkpoint manned by no less than three officers. Three police personnel lang. So walang police operation or PDEA operation since PDEA ang lead agency when it comes to anti-drug operation. Exactly. Walang PDEA operatives eh. Ang PDEA operatives came in nung meron ng di umanong nahinto sa checkpoint. Yes. And I hope the authorities will investigate further if they care to investigate at all. Dahil hindi lumalabas doon sa usap-usapan sa Batangas na hindi ito drug operation. Nachambahan lang daw, natisod lang. And nahuli sa bibig niya si Abalos, ha? Na 7 a.m. daw yung droga na intercept. According to him, pero 12 noon na sila dumating. So, ibig sabihin, Attorney Vic Rodriguez, sir, wala ang iba pang elemento of regularity of involvement ng other agencies na binabanggit. The much talk about pre-operation report from PDEA, meron din bang ganun? Wala. If this is really a product of intelligence work and anti-drug operation. Tama. And let me just take special interest on the comment made by the PDEA ASEC. Go. Na wag daw bigyan ng malaking pansin yung maling estimate. Dahil, I'll use your term, Sir ASEC, that simple mathematics lang daw ang estimate. Simple mathematics, sinubo ninyong Pangulo. Tama. At kinaladkad ninyo doon sa site at ready na kayo with the cameras, with the drug haul at 2 billion worth, the biggest in the history of PDEA PNP combined. Pa. Breaking news pa. Only to backtrack later on and i-correct ninyo na hindi yan yung tamang figure. Correct. For me, this is unforgivable. You do not expose your president, regardless of who is the occupant in the office of the president, tama, to something that you are very uncertain of. Kasi, Attorney Vic,
Kapag sinabi na ng Pangulo, tapos na yan. Tapos na. So ngayon inatras nila. Ngayon, anong nangyayari? Katawa-tawa si Pangulong Marcos. Hindi lang katawa-tawa. Babalik tayo doon sa issue of credibility and integrity of those who are in the government. Yes. That is why, hindi pwedeng sabihin walang basihan yung ating panawagan because we have the right to know. Andyan po yan sa Article 3 of the Constitution, yung Bill of Rights, Section 7. The right to information, nating lahat ng Pilipino. Kaya nga ang hamon natin, undergo a credible hair follicle drug test para matapos na lahat ng agam-agam na yan. No matter how the president will act right now, kung wala niya, hindi niya masagot yan in a categorical, deliberate, scientific position. Tama ka sa sinasabi mo, the lingering doubt of the people will tarnish and persist against his integrity and credibility. Attorney Vic, hold your line please. Para makita mo paano nila sinalang si Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung unang press conference nila, making the president become a media briefing facilitator na reduce siya bilang floor director dito. Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. What? Kaya pag bigla kaming sasabot at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. What? But he can tell you what happened. Good morning po. Alam mo sa training sa military, sa police walang training para makakaharap sa press. Eh. Kahit umarap sa bala, kaya namin, pero umarap sa press. So, magandang umaga po sa ating lahat kay sa ating mahal na Pangulo, Sir, sa lahat mo narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. So, kung po, mayroon po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bahay na Aritagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan. Kung mayroon suspicious po, so, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po na nangyari kay dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta, nasabag po namin yung ganito kalaking halaga po ng shabu po. Attorney Vic Rodriguez, ang isda po, tama ay hindi nahuhuli sa buntot sa bunganga. Dahil hindi nila ma-justify itong unang press conference na napahiya ang Pangulo ng Bansa at ikaw mismo nagsabi, premature nga ito, hindi na pag-aralan kung ano ang dapat gawin kung totoong operations ito, pinasalita ang kapitan lamang, hindi yung Chief PNP nagsalita dyan, PDEA wala rin. Wala ang gobernador o ang mayor para ma-brief, biglang pinasalang si Pangulong Marcos sa press conference. Ngayon, dahil hindi magkakasya ang 50 hanggang 80 sakos ng shabu, kung i-reduce mo sa 50 kilogram size of sack of rice, mga 80 kilos ito, Attorney Vic. Ngayon, sinasabi ng PDEA at ni PNP Chief, hindi sa mga bahay pa, posible ng galing ang iba. Hindi lang sa van. Pero nandito na, kumalat na, sinasabi nila sa checkpoint at sa iisang vehicle lang. Attorney Vic, please. Kaya nga maraming, masigit mas marami yung mga katanungan na naglabasan. Kung 2 tonelada yan, sa isang, hindi kakayanin ng isang van ang 2 toneladang bagahe. Yes. At kung 2 tonelada yan, if it's really an operation, bakit isa lang
ang nagmamaneho, walang pahinante. Yes. Ang ordinary delivery, may pahinante usually yan. Lalo na kung ang kargamento mo ay 2 toneladang shabu, yes, na nagkakahalaga initially dun base sa kanilang simple mathematics ni estimate Tugumban ay 14 billion. Oh. Now, kagaya nung nandun, nakakalungkot, but they have trivialized the president. Exactly. And it is indeed an epic fail. Dahil hinarap ninyo yung Pangulo ng hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari, walang tamang estimate, at siguro para lang gustong magpasikat kay Pangulo na obviously ready na, Mr. President, ito yan, etc., etc., yes, only para bawiin mo kinabukasan. Nagtago si Abalos, nagtago si Marbel. Si Pangulong Marcos ang napahiya dito, Attorney Vic, and then it took them 2 days para mag-readjust ng kanilang script. Nakakatakot yun. Pati yung sinasabi nilang there is still an ongoing operation. Ilang araw na at sinasabing sila ay nag-apply noong araw nang yan ay nahuli na sila daw ay di umano'y nag-apply ng kasalukuyan, nag-apply ng search warrant. Mm. Ang tanong ho ng mga ordinaryong mamamayan, kagaya ko, na galit at takot na mauwi ang pamahalaan natin sa isang sa drug or narco state. Tama. Ano na ho ang estado nung in-apply ninyong search warrant? Tama. Kailan ho na i-apply yan at kailan ninyo isinerve yan? At kung hindi pa na iseserve, bakit? Yun. Bakit hindi pa na iseserve? At Attorney Vic, sino pang uhulihin nila? Inilantad na nila ang mukha ng driver. Well, apparently, ipinakita ang buong operation. Meron daw isang resort sa Nasugbo na nako-cordon off noong nahuli ito. Uh-huh. At yun daw yung subject of application for research warrant. At yun yung mga mainit na pinag-uusapan sa iba't ibang sulok ng ating bansa na nakakarating din sa aking kaalaman. At kagaya ho ng milyong Pilipino, nagtatanong, ano na ang nangyari dyan sa in-apply ninyong search warrant? Tama. When will you secure the search warrant? When will you enforce the search warrant? Because the people deserve to know, and kayo rin naman nagpalaki niyan eh. 2 toneladang shabu worth 14 billion at kanyo meron pang kasunod. Kasunod pa. Nasaan yung kasunod? Yun. At sino ang mga nagmamay-ari nito? Sinong sindikato ang nasa likod nito? At hindi maaaring iniwan lang basta yung shabong yan dyan. Correct. Attorney Vic, the spin-off of the design for the press conference was not actually about that kind of amount or volume of drugs, but to use it to capitalize to make the president have a ground to attack the previous war on drugs na ginawa nga niya sa press conference na yun. Mm-hmm. O kita nyo, hindi kailangan may pumutok na baril, may gamitin na bala o dumanak na dugo o mawalang buhay sapagkat pwede palang maging maayos, mapayapa at hindi pumapatay ang drug war na pwede tayong makakuha ng napakalaking volume ng mga droga. Obviously, it's a spin na ibinigay kay Pangulong Marcos Jr. At alam mo ito dahil ikaw ay nasa gobyerno din, kilala mo ang Pangulo, na patatamaan niya kasi it was only a day after of the mammoth rally in Tagum City wherein naging speaker ka doon, pinakinggan ka ng mamamayan kasama si Pangulong Duterte. How do you look at yung linkage of a dirty, cheap PR gimmick which involves possibly PDEA, PNP, and Abalos of the DILG? Not just this one, Ka-Eric. But even yung opening video na ipinakita ho ninyo dito sa inyong programa, yung Pilipinas nating mahal, yung comment about VP Inday. VP Inday. Alam ninyo, kung medyo nasasaktan ang mga nasa pamahalaan, at doon ako ang aking panawagan nga, lahat na naglilingkod, nung matataas na opisyal natin sa pamahalaan, kung may nasasaktan, simple lang ho ang gamot dyan. Undergo a credible hair follicle drug test. Claro. And if you are negative, yan ang sagot. You don't have to talk that much. Kasi tapos ang lahat. Resulta lang ang kailangan. Tama. And yung mga nagtatanong, why are we even pushing for this credible yes, drug why, test? Yes, why do you do that? Because of the serious allegation hurled by senior leaders of our country na may mga naglilingkod sa pamahalaan na gumagamit ng illegal na droga. Mm-hmm. And just like you, Ka-Eric, and yes, just like the many millions of Filipinos who are watching us right now, correct, I do not want my country to be run by drug dependents or by drug addicts. Correct. Kaya para makasiguro tayo,
undergo a credible drug test. Because according to reports and revelations sa social media, even the wife, the first lady, is involved into the drug addiction problem of the president. May mga pinangalanan si Miss Maharlika, papangalanan natin. Alimbawa, itong Asertin Sayarot, Anthony Sayarot na nahuli, may mugshot na dinala pa sa Amerika na mag-asawa. Si Michael Ma, lumalabas ang pangalan. At lumalabas din ang pangalan nitong tao na pina-appoint ni Lisa Marcos sa kanyang asawa na Presidente Bongbong Marcos Jr., I don't know kung narinig mong pangalan nito, as Special Envoy to China. At yun pala, ang nagbaback channel talk din sa China, hindi pala si Digong ang nagbaback channel talk, kundi ito. Without the knowledge of National Security Officers, DND, and Chief of the Armed Forces, mga tao ito na tinuturo din ni Maharlika sa sources niya, doon at parang hindi nila nadideny na involved sa smuggling, sa droga, which tumutugma sa sinasabi mo. The absence of categorical and deliberate decision of the president and his wife that they are clean, that they come clean as leaders, lalo na si Presidente Marcos, will persist and linger the issues. How important, Attorney Vic, ang pagkakaugnay ng mga taong ito, ng asawa niya, ng Pangulo ng Bansa, versus doon sa sinasabi mong the need to restore and regain the trust and confidence of the people to the competence of the president to go on and continue to discharge the functions and powers and authority of the president. Dahil lumalalim itong usaping ito, nabuksan pa lalo pang tila nadidin at nalulubog ang Pangulo dito sa supposedly napakalaking accomplishment na nahuli, na tsambahang nahuli sa Batangas, tapos lumiit yung estimate. And, diba? So we have to work on restoring the integrity and credibility of the Filipino people, the ordinary Filipino people, kagaya po ako, kagaya ko, kagaya ni Ka-Eric, kagaya ninyo, yung mga nanonood. And this, again, uulitin ko, itong yung istorya ng drugs is a story that just would not go away. Yes. And the only solution para mapatay ito ay mag-undergo ng credible drug test ang mga nasa pamahalaan. Dahil alam ko, hindi lang naman ako nag-iisa dito at ikaw ka, Eric, eh. Milyong-milyong Pilipino nag-antay niyan. Yung mga milyong Pilipino nag-iintay, isa lang din ho ang sentimiento. Seryoso itong aligasyong itong hindi mamatay-matay. At kami ay interesado dahil mahal natin ang Pilipinas and we do not want our country to turn into a narco state and we do not want our country to be run by drug dependents or worse, drug addicts. Claro. Like kagaya ng mga aligasyong naglalabasan in the past rallies nitong hakbang ng Maisog. Tama. Attorney Vic, well said on that aspect. Integrity restoration, redemption of the trust and confidence of the people and regain it back to the government, lalo na sa office of the president. Ngayon, ang tanong, Attorney Vic, as if we're talking, sabi mo nga, nagtatay ngang kawali. Naririnig, pero hindi tinutugunan. Ini-ignore, dinidedma, at worse, sabi mo, inililihis, pilit pinagtatakpan, kung hindi intimidate ang mga messengers, instead na sagutin ang messages, the way they are now harassing Congressman Bebot Alvarez. The way the Dutertes are being portrayed as kontrabida at mga jealous at walang utang na loob na natapos na sila, sinisira pa nila ang Marcos government, that narrative of Lisa Marcos at that narrative of the handlers of public relations and information campaign of the president, how serious is the challenge for the Filipino people to recognize the gravity of the question of the mental health and competence of the president amidst the denial and refusal of him to confront the issue of drug abuse na pabalik-balik na inaakusa sa kanya at mukhang lumalalim ang pagtanggap ng mamamayan na doon na siya nagkakaroon ngayon ng malalim na problema. Well, they cannot trivialize the call of the many for everyone in the national government who are tasked to discharge functions of the state to undergo a credible hair follicle test. Mm-hmm. Hindi pwedeng i-trivialize ito because ang daming ang nangyayari. At ang siyempre, tinatamaan dito yung integridad at credibility ng pamunuan ng kasalukuyang administration. Tama. And hindi biro dahil naglalabasan pag may mga nagsasalita
ng kanilang disgusto o hindi pagsang-ayon sa mga pulisiya at patakaran ng pamahalaan, eh tila ang binabato ay yung buong puwersa ng pamahalaan, kagaya nung nangyari nung Linggo sa Davao. At lumalabas nga daw yung makakasuhan si Congressman Alvarez ng sedition at si Pangulong Duterte ng treason under one, Article 139 and 114 of the Revised Penal Code. Eh, bago ho tayo magsalita ng ganun, tingnan muna natin kung present ba yung mga elemento. Please, let's bring that. Ginagamit ito ngayon as issue of intimidation, harassment, and political attacks against Duterte and his allies upang pagtakpan yung real issue kung bakit sila nagsasalita like panawagan para sa drug testing, pigilan ang term extension through maneuvers of constitution na binanggit mo rin, at yung pinakahuli, yung paggamit ng authoritarian approach na supilin ang mga political critics of the government, like yung nangyari kay Governor Hubaib na nakipagkaisa kayo sa Davao del Norte. Go ahead, Attorney. Yung ginagawa ho namin na pagpapahayag, malayang pagpapahayag doon sa rally ng Hakbang ng Maisog, ayun po ay naaayon sa operasyon ng ating saligang batas. Wala pong treason doon si Pangulong Duterte at wala rin pong sedition or inciting to sedition na ginawa si Congressman Alvarez. Mm-hmm. But these two gentlemen, they're lawyers and I know, alam nila yung elementong yan. I cannot wait for that day to happen na mag-imbestiga yung sinasabing panukalang mag-imbestiga ang Kongreso, mm-hmm, kung treasonous daw ba yung ginawa or ginagawa ni Pangulong Duterte. Yes. Ladies and gentlemen, treason is a war crime. Yes. Unless and thank until you, there mo is a war, you cannot commit treason. So dapat may digma ang umiiral. It's not an all-time offense. Oh. Treason is an emergency measure, mm-hmm, of the government for self-defense and self-preservation. And it becomes dormant kapag peace time. Ayun, klaro ha. Hindi mo basta-basta gamitin ito at iakusa ang isang tao na walang umiiral na isang pagkakataon ng digmaan kung saan nagtataksil ka sa interes ng iyong bayan. Tama. Ang dapat tingnan nung mga nagpapanukalang imbestigahan si Pangulong Duterte ay yung Article 118, if I'm not mistaken, of the Revised Penal Code. Mm-hmm. Yung inciting to war. And inciting to war, narinig ko. Giving motives to reprisals. Oh. Ang inciting to war, yung mga nagbibigay ng mga maanghang or belligerent rhetoric, mm-hmm, at tila gusto tayo magkaroon ng isang armadong sigalot laban sa China. Ayun. Dahan-dahan, uulitin ko, maging marahan, maging diplomatiko. Sapagkat, hindi ninyo inisip ang kapakanan ng ating mga kababayan, higit pa yung mga OFWs. Lalo na, tama. Sa Macau, sa Hong Kong, at sa mainland China. Sama nyo na yung nasa Taiwan. Yes. Ilang libo ho yan na magugutom, ilang libo ho yung pamilyang nakaasa dyan. Exactly. Kung hindi po nyo titigilan yung inyong wala sa lugar na pagmamatapang. At hindi po treasonous yung panawagan that we do not want war. We want peace. That's why we appeal to the government, to President Marcos, to continue with your much pronounced policy when we were campaigning that you will continue your policy of engagement. Makikipag-usap tayo kay China habang tayo'y bumubuo ng mga importanteng alyansa sa mga kapitbahay natin sa rehiyon, pati na sa Estados Unidos. Mm-hmm. But war is not an option. Agree. War is obscene and it is not among the recognized foreign policy provided by our Constitution. Well said, Attorney Vic. War can never be a policy for a government na tama ang pag-iisip at nagkakaroon ng mabuting pagtugon at pagkalinga sa pangangailangan ng kanyang mamamayan na manatili ang kapayapaan at kapanatagan ng buong bayan. Tunghayan natin ito, ang isang pahayag, Attorney Vic, at you may also comment on this, si former National Security Advisor
sa panahon po ng former government ni Pangulong Duterte sa administrasyon niya, we're talking about Secretary, former Secretary Hermogenes Esperon Jr. sa kanyang pagtingin sa pinapalala na sigalot sa West Philippine Sea or South China Sea dispute. Sa panayam sa SMNI ay binigyang linaw ni dating National Security Advisor Hermogenes Esperon ang issue sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Saad niya, hindi lamang China ang may claim sa mga isla nasa loob na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Nariyan din kasi ang Vietnam, Taiwan, Malaysia at Brunei. Pero hindi pa lang China kundi Vietnam ang may pinakamaraming isla o bahura na pinosisyonan. So makikita nyo na hindi lang pala tayo ang nandyan. Nandyan din ang Malaysia na may 5 posisyon, ang Brunei pa nga ay may 2 doon sa ating EEZ. At ayon kay Esperon, hindi gera ang solusyon sa agawan sa teritoryo kung hindi pag-uusap batay sa mga umiiral na batas. Na ang sinasabi naman, kung may territorial claims sa loob ng EEZ, ay kailangan pag-usapan yan either through the International Court of Justice or through bilateral talks. Kasi ang UNCLOS ay hindi nag-rule tungkol sa territory o territorials or sovereignty. At ngayong mas matindi ang positioning ng Amerika sa Pilipinas sa Marcos Jr. Administration, umaasa si Esperon na hindi ito ahantong sa gera. Dahil hindi ito ang pulisiya na pinairan nila sa Duterte Administration, kaya hindi lumala ang tensyon sa nakalipas na 6 taon sa mga pinagagawang teritoryo. Hindi ito simple. Ang akin lang, sana ay huwag magkagulo dyan. Ang akin sana ay lalo nating patibayin ang ating mga pwesto sa 9 na posisyon na tulad ng ginagawa ng Vietnam at ng China. Kung hindi man natin kaya yan, ay maghintay tayo ng kaunti dahil tayo naman ay kulang pa sa kaukulang military power. Attorney Vic, malinaw ang binabanggit ni former National Security Advisor and isa sa mga nirespeto na cabinet secretaries ni Pangulong Rodrigo Duterte Jr. Hermogenes Esperon Jr. Sinabi niya, hindi lang po yan China ang may claim. Hindi lang China ang nagpo-posisyon. May posisyon dyan ng Vietnam, nagpo-posisyon ng Brunei, tayo. Pero bakit sa China lang nakatuon ang focus ng paggigirian at paggigitgitan at bakit kailangan girian at gitgitan instead na multilateral, bilateral, and multi-level talks na nasa diplomatic line and channel of communication. Kagaya ng sinasabi mo, no less than the former Secretary, National Security Advisor, ang nagsasabi na dapat interest natin ang kapayapaan, hindi ang paggigirian at gitgitan na napakadelikado at pwedeng sumambulat and go out of hand. Attorney Vic. Tama yung sinabi ni Secretary Jun Esperon, ano, yung ating laging sinasabi. Ang kinakailangan nating isulong ay yung face-to-face diplomacy. Mm-hmm. Yung harapang pakikipag-usap at tuloy-tuloy na engagement or policy of engagement. Hindi nga yung megaphone diplomacy, yung salita ka lang ng salita, yung mga belligerent rhetoric mo, yung warmongering mo, na ang tapang-tapang mo. We are not ready. We are not capable. And it is against our constitution. Claro. War is not an option. War is obscene. At talagang malaswa ang gera, maraming mamamatay. Let me just bring this back a little bit of history, ladies and gentlemen. Go ahead, Sir Vic. World War II, mga kababayan, mahigit kumulang 1 milyong Pilipinong namatay. Tama. Are we ready for another death? Siguro, higit lang doble na. Estimate mga 10 million ang minimum na mamamatay sa unang sambulat ng digmaan. Bakit natin gusto yan? Ang gusto ng mga Pilipino, higit pa yung mga kabataan ngayon, ay kapayapaan, kaunlaran, progreso, hindi gera. Tama. Hindi gera, hindi tayo handa at hindi tayo magiging handa dahil wala naman sa ugali ng Pilipino yung basag ulo. Yes. Kaya dahan-dahan po tayo sa ating mga pahayag, yung ating mga pananalita. And let me just take this opportunity ahead, again. Sir Vic. Dapat ang nangunguna sa mga nagsasalita ay yung ating mga diplomats, yung dandoon sa Department of Foreign Affairs, not Why? The military. Why? Because you're going to make the issue a military one. Mm-hmm. Hindi pwede. Ang proper channel dyan ay ang DFA. Which yun ang
kalakaran nga noon kung pwede ang presidente lang magsalita ang sa mga sensitive issues at ang, DFA, at ang DFA. But in fairness and to be fair to the president, dapat yung DFA, dahil pagka linabas mo na ulo ng Pangulo, dead end na yan. Tingnan mo yung nangyari sa Batangas. Sunog. Linabas yung ulo ng Pangulo, wala na nga atrasan niya. Lahat ng bintang ngayon sa kanya na. Nasa kanya na. Yeah. Keso binawasan yung nahuling sabo at bumaba yung estimate. Bumabalik talaga. Hindi mamamatay yung issue ng drug test eh. At sumambulat at nasunog na wala nang kredibilidad ang buong wala nga atrasan. Pangyayari. Wala nang atrasan. Because the buck stops at the office of the president. Eh, linabas mo. Eh, hindi natin maririnig ang Department of Foreign Affairs sa that, issue sa South China Sea dispute. Because, again, let me remind the Constitution, Article 2, Section 7, that the state shall have an independent foreign policy. Mm-hmm. Ito bang foreign policy natin ngayon, eh nandyan pa ba yung apat na rekisitos? Kailangan those? Dyan, yung primary consideration is national territory, mm-hmm. yung territorial integrity, territory. At yung national interest. Itong nangyayaring artificial sigalot dyan sa South China Sea na talagang mukhang sinisilaban ng ating banyagang aliado, ito ba ay interest ng Pilipino? Definitely hindi. Or interest ng ating banyagang aliado? Clear question. Are you addressing that now to the security and defense core of the President Marcos Jr. and as well as to the President? And there is now a movement na itatayo on April 26, and you are in one of the invited guests na pupunta sa Quezon City Sports Club at around 9 o'clock in the morning on Wednesday. April 24, Wednesday 24. At pag-uusapan yung paninindigan ng taong bayan, the way you are discussing it right now, how important that the voice of reason and the position of peace, advocacy, and diplomacy versus war posturing must be communicated strongly to the current administration. Not just communicating it properly and strongly, Ka Eric. Mga kababayan, karapatan po natin ito. At ang sinasabi ko rito, verifiable, you open your copy of the Constitution or you Google it in your iPhone or yung inyong gadget. Mm-hmm. Tingnan po ninyo yung Article 13, Section 16 ng ating saligang batas. Okay. Nakalagay dyan eh. Kinikilala yan, the right of the people and their organization to an effective and reasonable participation. Ayun. At all levels of social, political, and economic decision-making shall not be abridged. Ayun. Isali niyo ho kami dyan sa usapang yan. Huwag niyo kaming dalhin at hilahing parang sinulid kung sa muhilahin susunod, dahil hindi po kami ganoon. At ito ay nagbabadyang armadong sigalot laban sa China. Yes. Hindi ho ako mapapagod umikot at magpaliwanag. Ka-Eric, galing tayo rito a few months back. Mm. Noong nagsimula nilang pinipwersa yung issue ng charter change. Tama. Napakaliit lamang ang pumapansin ng usaping ito. Subalit nung ating tsinaga, nagtulong-tulong tayo. Correct. And we got an 88% rejection of their move to amend the Constitution using the fake People's Initiative. At nabulgar ng todo. Yes. At narinig ang posisyon ng taong bayan, nag-sidetrack sila ngayon. Ganun din po dito. Wag ho kayong malunod na pag sinabing usapin ng South China Sea. Napakalalim yan. Iwan natin sa mga nasa pamahalaan o doon sa mga scholars o doon sa mga academician. Hindi ho. Ito po ay usaping napakalapit sa ating sikmura. Because again, pagka nagkaroon ng armadong sigalot, imagine, open your television, manood kayo ng international news, panoorin ninyo yung kalunos-lunos. Grabe. Na kalagayan ng mga tao parehas sa Israel at sa Gaza. Sa Gaza. Tingnan po nyo yun. At marami naman nung may access na sa YouTube, i-review po ninyo yung itsura ng Afghanistan at ng mga mamamayan ng Afghanistan. Tama. Nung sila ay iniwanan ng Amerika at nagiiyakan bago sila mahulog sa kamay ng mga Taliban. Hindi tayo dapat pumayag na mauwi ang ating napakagandang bansa sa ganitong estado. Labanan natin ito. Kalahating milyon mahigit na mamamayan ng Ukraine ay wala ng bansa tumakas. At 60 to 70% na ekonomiya ng Ukraine umatras at bumagsak 10 years backwards. At ngayon, wala nang gustong tumulong sa kanila. Sabi ng kanilang presidente, your sympathy to war in Ukraine against Russian invasion is commendable. But
we need money to sustain this. Wala nang tumutulong. At wag ho tayong magpapadala ha, doon sa emosyon na hindi pagtatanggol tayo ng Amerikano dahil meron tayong existing 1951 Mutual Defense Treaty. Yes, na binanggit ng Pangulong Marcos Jr. Basahin po nyo, maiksi lang po yan. Dalawang pahina lang yata yung Mutual Defense Treaty of 1951. Doon po sa deklarasyon ng ngayon, yung unang pahayag, ang Pilipinas at Estados Unidos. Ang sinabi ho nila, they want to strengthen the fabric of peace in the Pacific. Ayun, number one. Yan po ang open declaration. Declaration pa lamang ho yan. And they want to live in peace with all peoples and governments in the Pacific and in the world. Yes. At pagdating po doon sa isang artikulo doon, sinasabi din nila, kung dumating yung panahon na isa sa atin, ang Pilipinas at Estados Unidos, ay malagkaroon, ay makita ang sarili niya na kasali sa isang international dispute, sabihin na natin territorial dispute, ugaliin po nating resolbahin ito sa mapayapang pamamaraan. So, nakalagay dun, sa Mutual Defense Treaty? Ang nakalagay doon, peace. At yung sinasabing hindi ho automatic nasasaklolo sa atin ang ating mga kaibigan at alyadong Amerikano, hindi ho. Take a look at Article 5. It still should be in accordance with the constitutional process of both nations. Pag-usapan natin ng US. Hindi automatic yan. Dadaan sila sa kanilang kongreso. Ang presidente hihingi ng otoridad sa kongreso. And their congress may grant or may withhold that permission for US to come into our soccer. Claro. Hindi po biro Mr. yan. Mr. President, pakinggan po ninyo, ang inyong former executive secretary who is a lawyer at hindi po naghahanap ng ano pa mang mga katanyagan kung hindi kabutihan lamang sana ng pamahalaan sa sinasabi po ninyong magkakaroon ng automatic switch of call to activate Mutual Defense Treaty kapag pinalala pa ng China ang hidwaan sa South China Sea between Philippines and China. Sinabi po ninyo yan sa FOCAP. And not only that, sa Foreign Correspondents Association of the Philippines, sa foreign press, nagpa-impresya doon. Ulitin ko, nagagamit tayong mga pawn dito, sacrificial lambs. While there seems to be a brewing tension in South China Sea between the Philippines and China, yung nagtutulak po sa atin na sige, makipagkiskisan ka sa China, ay nag-uusap po. Nag-uusap si Pangulong Biden at si Pangulong Xi Jinping. Correct. Kung paano mapabuti ang kanilang economic relations. Exactly. Nag-uusap po ang Secretary of Treasury ng US na si Janet Yellen at si Vice Premier He ng China kung paano mapabuti ang kanilang economic relation. Yes. At mahirap namang makipag-away tayo. We're coming from three months of continuous rising rate of inflation. Na inadmit na ng gobyerno na lumalala. From 2.8 nung January, 3.4 nung February, 3.7 nung March. Yeah. Ang inaaway natin, ang China, they just registered 5.3% growth first quarter GDP. Pa lang. And the third largest military in the world. Habang nakikipagkaibigan at mabutihan ng Estados Unidos sa China, tayo na may nagpapagamit, makipag-away kaya hindi ho natin kaya. At hindi yan ang interes ng Pilipino. Ulitin ko, malaswa ang gera. Maraming mamamatay. 120 plus countries, major trading partner ang China. Why can't we do that? Look what happened to Thailand and Vietnam, Attorney Vic Rodriguez. After 2 years na nagkipaggirian tayo sa China, nawala po sa atin more than 2 million Chinese tourists. And napakalaki po, ang amount is around mga 20 or more times na napunta sa China, sa Vietnam, sa Malaysia, Indonesia, and sa Thailand. That could have been also a trigger factor na ma-boost up ang domestic economy natin. Ito bang mga bagay nito, Attorney Vic, kapag iginiit natin as magiging bahagi ng posture and position that can be taken by the people on peace and negotiations towards resolving or containing rather than escalating the issue of the Philippines and China dispute at the South China Sea, yan ba ay hindi makatao? Yan ba ay hindi makabayan? Hindi makapilipino, kundi makachina na uri ng panlulokong propaganda kapag we take that kind of position na tayo dapat ay mapayapa ang resolusyon. Wala, hindi tayo natatakot doon ka Eric. Ibintang nyo na yung gusto nyo ibintang. Ang choice lang ho natin dito, it's either you're pro-war or for pro-peace. Kami ho dito, ni Ka Eric at yung mga nagkasama natin dito sa programang Pilipinas Nating Mahal, we are
pro-peace. Yes. Ayaw namin ng hidwaan, ayaw namin ng armadong sigalot, ayaw namin ng giyera dahil war is obscene. Yes. Malaswa ang giyera at napakaraming Pilipino ang magbubuwis ng kanilang buhay. Na hindi naman kailangan. Let's continue with the policy of engagement. Mm. And let's take advantage of our long friendship and long relationship with China. Yes. Bakit hindi natin i-exploit yun? Buksan natin yung diplomatic corridor at uulitin ko, you're doing injustice to those OFWs who are in Hong Kong, who are in Macau, who are in mainland China. And let's include Taiwan because initially ang conflict is between Taiwan and China. Nawala na nga yun eh. Naging China and Philippines. Bakit tayo napasok dyan? Hindi natin awa yan. Ang kalaban natin ay inflation. Ang kalaban natin ay ang kagutuman. Mm. Ang kalaban natin ay kung paano natin matransform ang ating ekonomiya at ma-improve at mapaangat ang estado ng pamumuhay ng bawat Pilipino, hindi ang giyera. Exactly. And even ang Prime Minister ng Singapore ang nagsabi sa kanyang interview, I don't know, bakit gusto ng Pilipinas na maging lunsaran ng digmaan ng kanilang lugar. At natatakot nor nababahala sila na buong rehiyon ang maapektuhan nito. Dahil tayo lang ang nagigiit ng ganitong foreign policy relation with China. All the rest, engagement and diplomacy and diplomatic channel ang kanilang ini-engage, Attorney Vic. Kaya nga, tatanungin ko rin ho yung ating mga kababayan. Are you better off now than you were last year? Yung 1,000 piso ho natin ngayon, mas marami ho ba kayong nabibili ngayon kesa nung huling taon? Mm. Bago tayo makapagdigma, bago tayo makipag-away, bago tayo magtapang-tapangan, lahat tayo, mapamayaman, mapakatamtaman, mapayunaghihika ho sa buhay. Yung 1,000 piso ho ba natin ngayon ay mas marami ang nabibili kesa noong taong 2023. Claro. Para tayo magsabing handa na tayo makapagdigma sa ating higanting kapitbahay. Magandang tanong. Ang problema pa rin palagi dito ay inflation. Yun po ang harapin natin. And I challenge the government. Why don't you involve us ordinary Filipino people? Why don't you engage us? Because we have the right to be consulted before you make any social, political, or economic decisions. Ama. May karapatang kaming malaman. Bakit hindi kayo mag-ikot kung gusto ba namin ng kapayapaan o gera? Yeah. Yan po ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Ginawa nga ninyo sa Peki at Huwad na People's Initiative at Charter Change. Nasumambulat sa mukha nila. Gumastos kayo ng napakaraming pera ng pamahalaan. Bakit itong maseryosong usapin nang napipintong digmaan laban sa ating kapitbahay na higanting China, hindi nyo konsultahin ang mga ordinaryong exactly. Pilipino dahil may karapatan din ho kami pagdating sa bagay kung dapat ba tayong magpunta sa digmaan o hindi. Dahil buhay, kinabukasan ng mamamayang Pilipino at ng buong bansa nakasalalay po dyan. Attorney Vic, invited tayo pumunta sa kinakamintong Herman Chu Laurel. Sa grupo po ng No to US BBM Proxy War (parenthesis) Coalition contra Guerra, April 24, 9 o'clock, Quezon City Sports Club. Sa lahat po ng gustong ipagtanggol ang ating bayan sa pamamagitan po ng pagtindig sa kapayapaan at pagtatakwil sa digmaan at panawagan sa pamahalaan na ayusin ang tamang pamamahala at tamang relasyon sa kanyang neighbors at sa China, hindi digmaan, pumunta po tayo. Attorney Vic, are you joining here? Invited tayo lahat na nakikinig ngayon ng mga leaders ng iba't ibang organisasyon, April 24, that's a Wednesday, tama, dito sa Quezon City Sports Club. Salamat sa paalala ka, Eric. Yes, I will be there. Lahat ng mga anti-war advocates at pro-peace mga leaders, maganda pong naroroon sapagkat masalimuot ang issue ng South China Sea at sadyang ginagawang masalimuot ng mga iba't ibang grupo para tayo lalo mapunta doon sa bingit ng digmaan laban sa ating kapitbahay. Hindi po tayo handa. War is not an option. Ayun. Attorney Vic, final na panayam namin sa iyo at napakarami ng ating na-cover na mga mabubuting issue na dapat malaman ng taong bayan ngayon. Nakakabahala po itong pagpuna ng mga nakaraang mga cabinet and finance officers of the government
na ngayon lang nila nakita, first quarter pa lang, inirelease na at naubos na ang budget na supposedly for one year. At according to the DBM posting, 81.5% na ng total budget sa buong bansa, sa buong taon, ang nai-release at naipamudmud na. Kaya, sa loob ng halos 8 buwan na natitira sa taong 2024, we will be having only less than 20% budget. Ano po sa tingin ninyo, Attorney Vic Rodriguez, ang implikasyon ng ganitong kalagayan na pinaubos release ang budget na first quarter pa lang, samantalang tayo po ay palaging umaharap sa mga challenges ng kalamidad at iba pang mga pangangailangang tugunan ng gobyerno at mga services, subalit nauubos na ang pundo at kaban ng bayan. Napaka-iskandaloso daw ito, sabi ng mga former finance and budget officers of the government. Attorney Vic. I'm no expert in government budgeting, but objectively, yung sinasabing na disburse, it could be, ka-Eric, synonymous with obligated. Obligated. But may not have been spent yet. Mm-hmm. Okay na yun. Di, sige, baka... So pag-obligated, nandyan pang pera, pero ibig sabihin, nakakasana. Nakakasana. Okay. Mabuti rin ho yun sa kabilang banda dahil it could help fuel the economy kung tama yung paggastos. Ayun. Kaya lang, ang isang good budgeting, ang isang good budget ng gobyerno is one that can strengthen the purchasing power of the Filipino people. Exactly. Kaya nga ang lagi kong tinatanong, yung tinanong ko kanina, yung 1,000 ho ba natin ngayon, mas marami nang nabibili kaysa nung 1,000 natin nung nakaraang taon. Mas kumunti. Yun nga ang problema. And we have encountered 3 consecutive months of inflation. Rising inflation. 2.8, 3.4, 3.7. And this month alone, nagbukas ang buwan ng Abril ng big time price increase ng ating produktong petrolyo. At just the other day, nagtaas uli. And Atty. Vic, hindi pa sumasambulat ang lumalalang hidwaan ng Israel at Iran. Tama yon. And meron ding increase sa presyo ng pagkain ng 5.3% noong March. March. So dito mo makikita, tama ba yung paggamit natin ng budget? At babalik tayo dito na naman sa pilit tinatabunan, pero hindi ho namin bibitawan ito, yung 800 billion pesos more or less na unprogrammed funds. Sa tingin mo, konektado ito dito? Kasi pag naubos ang budget, pagdating ng 6 na buwan, for example, obligated na lahat, nakakasana, and then they have to fund yung mga substantial requirement ng social services at mga iba pang pangangailangan that will run the entire government and the entire bureaucracy, sa tingin mo, doon papunta itong paggamit ng mga unprogrammed budget na ito? Ako, ang tingin ko, ang isang pwedeng tingnan, dahil may isinampang kaso yung isang senador sa Korte Supreme Suprema regarding the unconstitutionality of the 2024 GAA. Baka ang inaano nila, talaga namang alam din nilang unconstitutional, i-disburse na natin ito, gamitin na natin ito, lumabas man yung desisyon declaring the 2024 preparation and the budget itself unconstitutional, wala na magagawa. Exactly your point. Na. Kasi saan ang gagaling ngayon ang kaliwat ka ng ayuda na nabuking din doon sa Davao del Norte na kinukutungan pa ng mga politiko na kaalyado ng administrasyon ngayon. Governor, Vice Governor Oy, Mayor Oy, tinuro na ni Governor Hubay. And the same scandalous practices ang nagre-reveal. Saan ang gagaling ito, mga AKAP, AIX, at kung ano-ano pa, pati sa DPWH na mga ang nagkukumpas, si Martin Romualdez at mga kasabwat niya na mga politiko on the ground. Pero kung hindi ka kasama, wala ka. So ito ba ang sinasabi ninyo na parabagang pinarelease na kasi hinahabol na baka mahabol ng Supreme Court at ipatigil at ipabalik? Oo, maaaring ang mangyayari, parang yung desisyon ng tribunal sa South China Sea, paper tiger. Paper tiger. Desisyon lang. At ganun din kung halimbawang kakaniga ng Korte Suprema, yung petisyon ng senador na nag-file ng kaso sa Korte Suprema, nailabas na yung pera . Moot and academic. Moot and academic, may decision pero hindi mo ma-enforce. Exactly. And may inflation, 4 months na tayo, ngayong taong ito. Ang isang telling dyan, ang lakas din ng bulong-bulungan, na karamihan doon sa pondo ng 2024 ay ginamit. Ginamit na. Sa slope protection. What is that? Yung naglalagay ng netting doon sa mga para hindi magkaroon ng
landslide. Uh-huh. And hindi yun yung, it will not strengthen the purchasing power of the Filipino people dahil ang kausap mo nun yung supplier lang eh. Yes. So it's the end user and the supplier. Pero yung market power ng tao, wala. Wala, ganun kasi pa rin. Kasi walang productive input sa tao. Paliit ng paliit yung nabibili ng 1,000 piso po nating lahat kung ikukumpara natin ng nakaraang taon. Kaya wag po tayong magpapalansi. Hindi po problema ang Constitution. Ang problema, uulitin ko, ay ang inflation. Yes. Hindi po problema ang Constitution. Ang problema ay ang graft and corruption. Hindi rin po problema ang Constitution. Ang problema ay yung prevalence of drugs and drug addiction. That is why I am renewing my call to protect and defend the Constitution. And let's begin with those who are tasked to run the government na sumailalim tayo sa isang credible hair follicle drug test. We support isang that. Open, public, and transparent, credible hair follicle drug test. Malinaw yun. Because this message that I am giving to you now is not my personal message, but the message of many millions of Filipino people. We want to know, we want to be sure that we are not headed into becoming a narco state and that we are not being run by drug dependents or worse, drug addicts. Message is very clear from the former Executive Secretary Vic Rodriguez na kapag hindi po ito tinugunan ng pamahalaan at administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., no matter how many times magkaroon ng isang moro-moro at isang scripted na mga drug operations para lang maging headline o ilang beses man magpa-interview ang First Lady at atakin si Sara Duterte, si Rodrigo Duterte o sino pa man, hindi po mapagtatakpan ng paghamon na sinabi ni Attorney Vic Rodriguez that the restoration and the redemption of trust and confidence of the people to the office of the president into the integrity of his mental state and capability and competence ay mangyayari lamang kapag nasagot at natuldukan ang iskandalosong aligasyon na siya hanggang ngayon ay involved into serious drug addiction problem. Yun ang tugon sa tanong na yun. Ngayon, ang final question natin before we wind up dito sa Pilipinas nating mahal. Attorney Vic Rodriguez, lahat po ng mga elemento ng democratic process sa pagkakasuspende, illegal at skandaloso kay Governor Hubahib ay nakita na. Abogado ka rin, kagaya ni Pangulong Duterte, at ng mga abogado ng gobyerno at even sa DILG. Malinaw po na ang pattern sa pagkakasuspende ay konektado sa kanyang pagbangga sa mga gustong mangyari ng isang poderoso na regional leader pero naging leader ngayon ni Marcos sa kanyang administrasyon, si Anton Lagdameo. Local politics na hinaluan ng national power at ginamit din ito para ipitin ang mga allies of the Duterte in Mindanao. Ngayon, pati sa kay Governor Mamba, ito rin ang style. Iniipit siya, pinaimbestigahan siya, si Congressman Bebot Alvarez sinakal sa loob ng Kongreso at pilit hinahanapan ng butas na tanggalin sa kanyang posisyon bilang elected congressman from Davao del Norte on flimsy, questionable ethical practices na daw siya ay umaatake sa gobyerno. Mayroon pala ito, current na sitwasyon sa Tagum, may development, Attorney Vic Rodriguez. Ngayon, galit na galit ang mga katutubong pamayanan sa Mindanao at sa buong Pilipinas. Dahil dito sa hindi lang high-handed, authoritarian type na pagkakasuspende kay Governor Edwin Hubahib ng Davao del Norte. Ininsulto pa ni Mayor Oy ng Tagum City na kaalyado nila Lagdameo at nila Bongbong Marcos Jr. ang mga katutubo na nagmamahal kay Governor Hubahib at ngayon ay tumitindig para ipagtanggol ang integridad ng Office of the Governor at ang tuloy-tuloy na paninilbihan ni Governor Hubahib sa mamamayan at katutubo ng Davao del Norte. Tunghaya natin ito. Oo, okay, kaysa may kuha nang ni ano nagpaluto man mo nga di naman si Edwin una ang gobernador. Ano mo na? Dari pa man hindi. No. Kamusos. Ayan. Ay, kada mga lumad niya, siya magdo katuig. Mga tapulan man na. Tungko na silang lugar. Isang bago katuig, masugot na diya. Mapungko-pungko, kalibri kaon.
Viral ngayon sa social media ang palalait at pagtawag na tamad ni Tagum City Mayor Ray Uy sa mga katutubo na nakabantay sa Kapitolyo ng Davao del Norte. Nangyari ito matapos mag-inspeksyon ng alkalde kasama si Acting Davao del Norte Governor Oyo Uy at ibang opisyal sa kusina ng PDRRMO kung saan nagluluto ang ilang kawani ng Kapitolyo para sa mga katutubo. Nabatid akusang tumungo ang mga katutubo sa Kapitolyo para ipakita ang kanilang suporta sa sinuspinding si Davao del Norte Governor Edwin Hubaib bilang supli umano sa kabutihan nito sa kanila. Ang nasabi mga katutubo ay nagmula pa sa malalayong barangay sa bayan ng Talaingod, Kapalong at Asunsyon. Matapos ang pangyayari, emosyonal na lumapit ang pinuno ng IPMR ng probinsya kay Governor Hubaib. Dahil dito, inulan ng batikos mula sa netizens ang alkalde. Maging si dating NCIP Secretary Allen Capuyan ay nagkomento sa sinabi ng mayor. Sa Facebook post ni Capuyan, sinabi nito na marami sa mga opisyal ang tumatawag ng tamad sa mga IP. Masakit naman sa kalooban ni Governor Hubaib ang ginawang pagtawag ng alkalde sa mga IP ng tamad. Kaya pagpanamastamas sa inyong lahi sa mga IP na kita din nato, wala ni say gugma sa IPO. Kung wala na dyan ni say gugma, ubus pa din kayo yung tanaw. Nakaluto, nakaminus ang iyang tanaw. Kung ako, na minahal kayo na po ng mga IPs, love kayo na po ng mga IPs na itong mga teksunan din sa Davao del Norte o isa na sa lugar, taas kayo ang mga espiko sa iyong hap. Masakitan sa po. Sa panig naman ni Panabo City Mayor Jose Relampagos, hindi maganda ang ginawa ni Mayor Uy na pagtawag na tamad sa mga katutubo. Anya, tulong, edukasyon at hanap buhay at hindi pagmamaliit ang dapat ibigay sa mga katutubo. Sa ito ang City Mayor Tagum, regarding sa ito, Maeksoon na Luman, ito rin di Mayo, tower ang airport. Ganit. Dahil kinundena ng gobernador ang pagtawag na tamad sa mga katutubo, ay nanawagan ito sa mga kasalukuyang opisyal ng NCIP na aksyonan ang ginawa ng mayor. Ako, manawagan ko sa NCIP, province of NCIP national office o sa kanang mga dadagpuan sa mga IPs na imuin ninyo ng aksyon na madisiplina ni kining maong elected mayors. Nakatakda namang magpulong ang mga katutubo para maipalabas nila ang kanilang saloobin. Napaka-iskandaluso po itong naging pahayag, Attorney Vic Rodriguez, ni Mayor Ray Oy ng Tagum City at ininsulto ng tulutodo ang mga katutubong pamayanan sa Mindanao at sa buong Pilipinas nang tinawag niyang tamad, pakainin, palamunin at ginagamit ng mga politiko at kung kaya nandyan sila sa Kapitolyo. At makakasama natin si Dr. Lorraine Marie Badoy, Attorney Vic, before your reaction to that very revolting to sensibilities of the people na uri ng pahayag ng isang local chief executive, no, like Mayor Oy ng Tagum City. Ma'am, sa huling bahagi po ng ating programa sa Pilipinas Nating Mahal, kasama po natin si Attorney Vic Rodriguez. Hi, good morning, good afternoon, Eric, and good afternoon, ES, yes, ma'am. At lahat ng ating mga kababayan. No, kaka-land ng aeroplano, and I heard yung tail end mo sinasabi niyo about the 81% budget. I'm sorry, I need to go back there because the way it was explained to me by high officials of the DPM is that it is a red flag. Kasi ano ba ibig sabihin ng DPM? Department of Budget and Management. Ibig sabihin, yung pag-manage niyan, hindi na talaga maganda na inubos mo 81%. Nandun pa lang tayo sa first quarter. Ang ibig sabihin nun, sabi nila sa akin, is that somebody in the higher up pressured them to release that grudge money. Kasi nung panahon, nung time nila, talagang binamanage nila yan, 25% first quarter, and then they'll monitor, and then
it's part of the good housekeeping of our government. So it is a red flag indeed that 81% of our budget has already been released in the first quarter pa lang. So I only wanted to tell you that kasi mahalaga na alam natin yan. And also to respond to yung IP, no? Nakakadugo ng puso na meron pang ganyan mga lingkod bayan, mga ignorante, no? Na sila pa ay nagiging parte ng panggigipit at pangmamaliit sa ating mga kapatid na patutubo. Mm-hmm. That is all I want to say at this point. Yeah, thank you ma'am for that reminder. Tama po kayo. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, hindi po yan normal na nakikita. It's an alarming situation that we can see na nauubos at nare-release ang pondo intended for 1 year, first quarter pa lang, may 8 buwan pa tayong inantay. At mukhang inuna ang pagtingin ni Attorney Vic Rodriguez, inunahan ng Supreme Court para mapaubos yung mga questionable na component ng budget at magamit na, at so that kung magkulang man ay mag-supplemental budget lang, pero technically, tinechnical nila ang Supreme Court dahil there is nothing to implement with even the ruling that becomes favorable to question itong illegal na pagsingit sa laman ng budget. Tama po kayo. And kukunan natin ng reaction si Attorney Vic Rodriguez dito sa sinabi ninyo, Ma'am Lorraine, na nakakabahala at very nakakasakit, nakakadurog ng puso na pahayag ng mayor ng Tagum City na minamaliit at dinudurog ang pagkatao ng ating mga katutubo at mga tribo. Attorney Vic. Good afternoon, Doc Lorraine. I am one with you doon sa observation mo doon sa budget, how it is being managed or mismanaged depending on how you will call it and how you will look at it. Kaya nga pinag-usapan namin kanina, babalik natin yan doon sa 800 billion and program funds. Hindi lang yung mismong 5.7 something trillion. Peso 2024 budget. Talagang questionable. At may tila, kaya nga kayo, hindi ba, nagtanong lang kayong dalawa ni Ka Eric eh, ikinulong kayo eh. Opo. Hindi ba? So dito makikita natin, at yung ginawa nila dito sa IP, it's unbecoming of an elected public official. Tama. Remember, all the public official, whether appointive or elected public official, public office is a public trust. Exactly. At yung mga salitang ganyan, masyadong matapobre, at tuwing election naman, babalik din kayo sa kanila, hihingin ninyo yung kanilang support at boto gamit ang inyong matatamis na pananalita. Tama. So hindi dapat palagpasin din yan ng DILG. Yes. DILG. Dapat yan, tingnan ng DILG o yung nagsuspindi kay Governor Edwin Ubahid. Si Executive Secretary na under the office of the President. Dapat eh, kung ano ang treatment nila kay Governor Edwin, ganun din ang treatment nila dito. Attorney Vic, may interaction yata sa'yo si Ma'am Lorraine. Yes, Lorraine, sorry. Hello, ma'am? Oo. Yes, may sasabihin sana ako kasi, hello, hello? Ay, go ahead po, go ahead po. It seems like namomolitika lang si Governor Ubahid. But let me be the first one to tell you na I've worked personally and closely with Governor Ubahid, and what stands out with this man is his real love for the indigenous peoples. At gusto kong magsalita ng ganyan kasi gusto natin baguhin ito mga bulok na trapo na puro salita, no? And of which Bongbong Marcos is the poster boy. So we want to rebuild our country, right? So this is why I'm speaking out like this, because Governor Edwin Ubahid is one of a kind. He's actually like PRRD, no? Hindi lang puro salita. Yeah. And he's a champion of the ITs. Eric and I know that he is a pillar. True. Kung bakit siya napabagsak ang CPP, NPA, NDF dyan sa hotbed sa Talaingon and Davao del Norte. Mm-hmm. Because of Governor Edwin. And how did he do it? Good governance. He built roads. He facilitated schools, health centers, all of that. So this is how it happened. So this is the kind of public servant and leader that we want to put in office. Yeah. Ma'am, the final reaction of Attorney Vic Rodriguez before we wind up finally sa program na ito. Attorney Vic, binulgar kahapon ni Congressman Alvarez na dahil sa maruming politika na binabanggit namin ni Ma'am Lorraine dito, sa ilalim ngayon ng administrasyon ni Marcos Jr., pinatigil yung mga flood control project. Kaya bumaha ng turutodo sa area ng Davao del Norte. Naka-pipeline na, nasimula na sa previous government, pagdating ni Lagda Mayo,
at ng bagong gobyerno ni Marcos Jr. Hindi sinama sa mga budget nila. Number two, kalsada, pinatigil. Number three, mga scholarship sa katutubo na wala. And many more. Attorney Vic, hindi lang po ito reklamo sa Davao del Norte. This seemed to be widespread na pagkalugmok ng tamang ugnaya ng national leadership and national government sa local government at nagiging parang bumabalik sa 50, 40 years ago na lumang politika na kung hindi ka kaalyado ng Pangulo ay durog ka at wala ka. Bad shot ka kung si First Lady pa. Go ahead, Attorney. That is why hindi maitatanggi that our freedom and our democracy are being threatened. And I call on my fellow lawyers sapagkat pagka nasusubukan, pag pinagtatangkaan at nanganganib ang ating kalayaan at ang ating freedom, ito po'y bibigay at magko-collapse kung hindi natin tutulungan at hindi tayo tutulungan at sasamahan ng mga ordinaryong mamamayan. Claro. And yung sinasabi mong bumalik tayo 40, 50 years ago, ang napapansin talaga, there's a pattern. Na kapag ka ika'y nagsasalita at pinupuna mo yung kalabisan ng pamahalaan at ng mga naglilingkod sa pamahalaan, ikaw ay isasubject sa kung ano-anong political persecution. Exactly. Kailan pa naging bawal maging patas? Kailan pa naging bawal maging parehas? Kailan pa naging unfair to be fair? Yes. That is why ito yung mga nakapaloob sa ginagawa natin sa hakbang ng maisog to protect and defend the Constitution. Again, it is not the Constitution ang may problema, kundi inflation. Yes. Hindi rin ang Constitution ang may problema, kundi ang graft and corruption. At hindi rin ang Constitution ang problema, kundi ang prevalence of drugs and drug addiction. Yun. Especially those that were accused and named recently na naglilingkod sa pamahalaan. And I renew my call for everybody, even in the private sector, mag-voluntary credible drug testing. At yung sa pamahalaan, para matapos na yung agam-agam ng mga ordinaryong mamamayang kagaya ko, kagaya ni Ka Eric, kagaya ni Dr. Lorraine, sumailalim po kayo sa isang bukas, lantad, at parehas na hair follicle drug test. Yes. Final question and final message namin before ang pagpapasalamat in behalf sa Pilipinas ating mahal, Attorney Vic Rodriguez, if the President himself sees it fitted na harapin ang problema sa drugs na ito at ayaw niyang tanggapin in public at hindi ito nawawala, is it legal for the President to go into leave of absence temporarily? 3 months, 6 months, magpa-rehabilitate, magpa-treatment, and then hindi naman siya magre-resign totally, pero nandiyan naman kasi ang constitutional na power to continue the discharge of the functions is a leave of absence minimum for the President to take and undergo kung kailangan siyang magpagamot, or does it mean na kapag inamin niya at nabuking siya sa isang scientific hair follicle DNA type drug test, it will also be the end of his term as President, Attorney Vic? Well, I do not want to speculate on the outcome kung sakasakaling may sumailalim sa credible drug test. But what I'm sure of, yung hamon ni Pangulong Duterte na sa bayan na drug test ay standing. Oh, nandyan yan. At yan ay nakakasa at yan ay nag-aantay ng katugunan. Na hanggang ngayon, bingi-bingihan sila. And whoever will take a leave of absence, pwede naman because the Constitution is not dependent on one man. Correct. The Constitution will not cease to operate if somebody will take a leave of absence. Claro. So it's an option, even resignation. Tama po ba, Attorney Vic? Hindi yan seditious. Kapag ang mamamayan ay nagsabi, we don't believe that the President is still mentally capable and competent enough to lead the country because scandalously, naniniwala sila that he is affected mentally, psychologically sa kanyang decision making bilang the chief executive officer of the entire country and bilang Pangulo. How do you look at that na sinasabi nila kapag nagposisyon sa call for resignation, yan ay isang formula ng kaguluhan at seditious call yan. Walang seditious call. It is, I believe, as a lawyer, I believe it is within the protected sphere or realm
of freedom of speech at yung ating pagpapahayag ng ating saloobin. Because we do not call for arms to overthrow the Hindi government. Hindi lang yun, dahil ito yung sabi ko nga palagi, ito yung story that just will not go away. It's a lingering story at hindi basta maipagpag dahil laging lumalabas yung allegation at accusation. At ang pinaka-solusyon para matapos na yan at mapanatag ang loob ng mga ordinaryong mamamayan, pagpa-drug test yung mga nasa pamahalaan. Exactly. Pag nag-negative, di mabuti. Tapos? Pag nag-positive, tsaka tayo mag-usap, may problema tayo. Yun, klaro yun. Ma'am Lorraine, ang pasasalamat po natin kay Attorney Vic Rodriguez in behalf po Pilipinas ating mahal at your final message for this episode. Yeah, yes. Before all of that, I heard very clearly what you and US said, no, na magpa-drug test na talaga siya kasi yan ang clamor ng Pilipino. But I also want to go back to the dangerous, binabalik tayo ng Marcos administration sa trap of politics na parochial, no, small town politics na porket hindi ka taga Davao, porket hindi ka taga Ilocos or kalaban ka taga Davao ka, it matatanggalan ka, no, ng projects. Ang president, no, natutunan ko kay PRRD, ang pangulo ay pangulo ng buong Pilipinas. Mm. Kaya kahit nung panahon niya, yung Bicol na International Airport, ang kalaban niya noon, political opponent, was Lenny Robredo. And yet, under the term of office of PRRD, diyan na tayo ang Bicol na International Airport. Tama. Diba? So, ganun talaga tayo dapat. No? Hindi na talaga tayo taga Davao o taga Mindanao o taga ganyan. Ano? Kundi, dahil tayo ay buong Pilipinas na. So, yan yung mark ng isang totoong pangulo ng Pilipinas na presidente ka ng mga taga-Talaingod, ng mga taga-Davao del Norte, at hindi ka trapo na nanggigipit ka porket hindi mo kaalyado. Okay. So, thank you for being one with us, ES, and for everybody who was here, and Eric. No? So, maraming salamat, mga kababayan, at nagkakaisa tayo dito. Thank you, Ma'am Lorraine. And alam ko, handa ka, natawagin ka, at ako, at si Attorney Vic Rodriguez, na hindi, mga bad shot yan sa akin. So, yun ang pambansang word. Mag-ingat ka, ma'am, kung saan ka man sa iyong schedule ngayon. At sana magkita tayo. At maraming salamat for joining us towards the end of the program dito sa Pilipinas nating mahal. And all the best sa endeavors mo, ma'am. Invited ka rin pala sa April 24. Kasama po tayo dito sa Pilipinas nating mahal sa paglulunsad po ng No to US BBM Proxy War Koalisyon ng Mamamayang Pilipino kontra Giyera. Ma'am, we hope you can be there morning, 9 o'clock, April 24, Quezon City Sports Club. Attorney Vic, the final word for the people. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita. Thank you, Lorraine. At sa sambayan ng Pilipino, tuloy-tuloy lang po natin yung ating panawagan, protect and defend the Constitution. We are not for sale at hindi natin ibebenta ang ating kalayaan at yung ating karapatang magpahayag. Ulitin ko, hindi ho ako natatakot magpaliwanag sapagkat ang pagpipilian lang ho natin sa nangyayaring ito ay maging pro-war ka o pro-peace. Ang pinili kong landas, kagaya ni Ka Eric, ni Doc Lorraine, ay maging pro-peace. At wala pong masama doon at hindi po pagtatraidor yun, kundi pagmamahal at pagmamalasakit sa ating sambayan ng Pilipino, higit pa sa mga kabataan. Tama. At maganda po na natapos natin ang talakayan natin. Nagpapasalamat tayo for the time spent with us dito sa Pilipinas nating mahal ni Attorney Vic Rodriguez. Siya po ay former Executive Secretary, kauna-unang Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At maganda pong take-off ng kanyang sinabi kanina. Ilugar dapat ng First Lady ang kanyang sarili. Pokusan na niya ang beautification, feeding program sa mga kindergarten students, pagpapaganda ng mga plaza, pagtatanim ng mga bulaklak, at pagbibigay ng inspiration and encouragement sa kanyang asawa to become a good and very credible leader at harapin ang mga issue bilang isang tamang statesman and states leader at state leader at hindi yung makikialam at gumamit ng mga issue na pang-personal at para bagang umiikot ang bansa at ang mundo ng mamamayang Pilipino sa kanya at kay Bongbong Marcos Jr. bilang sila'y mag-asawa. Farthest from that. Ano ngayon kung bad shot sa'yo, si Sara Duterte? The mandate of the Vice President equally as the mandate of your husband, the President, comes from the Filipino people. We don't care kung bad shot sa'yo. For as long as they're going to serve correctly,
on the basis of good governance and sincere protection and promotion of the welfare of the people, walang pakialam ang mamamayang Pilipino. First Lady Lisa Raneta Marcos, kung bad shot sa iyo ang presidente o vice presidente, kaya ituwid mo at ilugar mo kung saan ka dapat lumugar. At hindi rin kami takot sa Pilipinas nating mahal na mabad shot sa iyo. Ikaw ang matakot na mabad shot ka sa mamamayang Pilipino at doon ka napapunta. Mga kababayan, nakasama po natin si Attorney Vic Rodriguez sa Pilipinas nating mahal. Muli, kanina si Ma'am Lorraine sa isang schedule outside of Metro Manila. Sama-sama tayo araw-araw na maglilingkod at magmamahal ng bansang ito, ipagtanggol ang demokrasya, isulong ang totoong kapayapaan at itayo natin ang totoo at mabuting pamamahala kasama ang mamamayan sa totoong pagunlad at kapayapaan ng Pilipinas nating mahal. Ang mga abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network na limanaban, inigipin pa ng gobyernong ito.